What's up mga kamodi? Welcome back to my channel. So, kumusta po kayo lahat dyan? Sana kayo lahat ay nasa mabuting kalagayan. Siguro yung iba sa inyo ay nakagawa na ng incubator. At kung ikaw naman ay bago-bago pa lang, gusto mong matuto, i-click mo lang yung profile picture ko dyan sa baba para makita mo at mapanood yung mga video tutorial ko kung paano gumawa ng incubator. So, ngayon, panahon na po ng tag-ulan. So, panahon na naman ng brownout. Yan po ang pinakamalaking problema natin sa pag-incubate is yung tinatawag nating power interruption. So, dito po sa tabi ko is may makikita po kayong bagong gawa na incubator. So, shoutout nga po pala sa kababayan natin at subscriber natin na si Sir Franz ng Mindoro. So, yun po, no? Bali, madalas daw po yung brownout sa kanila. Request niya sa akin is lalagyan na rin natin siya ng backup power supply or automatic switching power supply para sa incubator na to. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano natin siya magagawang automatic power supply at ano yung mga component na idadagdag natin. Okay? So, pero bago natin simulan yun, paalala po, baka hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. Subscribe ka naman po dyan. Subscribe ka muna bago tayo mag-start pampagana. Okay? Ayan. Pindutin mo lang po yung subscribe button dyan sa baba. At katapos doon, subscribe ka na. Okay? Ayos na. Nakasubscribe na. So, let's go. So, ano-ano nga ba yung mga kailangan natin na component para magkaroon tayo ng backup power supply? So, unang-una, kailangan natin ng battery. Ito. Bigat. So, yung battery na gagamitin natin is 12 volts DC. O pwede tayong gumamit ng baterya ng sasakyan na 12 volts. O kaya naman yung baterya ng mga solar. O kaya yung baterya na ginagamit sa mga solar power. Okay? So, yung battery natin is 12 volts. Itong incubator natin is 220. Pwede ba natin isalpak diretso? Hindi pwede yun. Gagamit tayo ng inverter. Okay? So, yung inverter, ang purpose ng inverter is yung 12 volts na battery, i-invert niya into 220. Parang converter lang, i-convert na yung 12 volts DC magiging 220 volts AC para gumana na yung ating incubator. Okay? So, bali ito yung gagamitin natin. So, ilalagay ko na lang po sa description box kung saan siya mabibili, yung link po. So, ito yung tsura niya. Bali ito, hindi man siya, boss ka po yung brand niya. Meron din kayong mabibili na mga branded pa po kaysa dito. Pero, this one is sapat na po para dito sa incubator na to. So, 1,500 watts po. So, dito, meron tayong positive at negative, no? Dito natin, sasaksak yung or co-connect yung battery natin. Positive at negative. Gamit itong mga clamp. Okay? Hindi po, no? Pagilan natin dito. Madali lang po siyang gamitin. Parang yung tinatawag natin plug and play. So, yun po, no? Kakapin po lang siyang ganyan. Tapos ito sa negative ng battery. Tapos ito sa positive. Tapos, saan natin isasaksak yung incubator? Dito po. Natanggalin ko rin pagkasaksak. So, ito po, no? Ilalagay na natin dito. So, yun po, no? Bali itong negative, kukonek lang natin. So, negative ng ating incubator. Okay ng ating battery. Positive pala. Tapos ito naman negative. Dito. Okay? Tapos ito, yung saksakan ng ating incubator, saksak lang po natin dito. Ayan, okay na? Then, switch on lang po natin itong inverter. Ayan, no?
magana na. So, meron na tayong supply dito. Ano po, no? Switch on na natin yung incubator natin. Yan. So, yun po, no? Madali lang, di ba? Para mapagana natin ang ating incubator, kahit brand off, kailangan lang natin ng baterya at ng inverter. Okay? So, meron na tayong solution sa brownout. Okay? So, meron tayong isang problema ba na susolusyonan? Paano naman kung wala ka sa bahay nyo, naka-on yung incubator, tapos na-brownout for 5 hours or 8 hours, edi hindi mo may sasaksak or ma-on yung inverter mo. Diba? So, meron tayong solution ulit dyan. Gagawin na natin siyang automatic switching. Kung saan, kapag namatay yung kuryente, yung 220 AC natin or yung wall outlet natin, automatic na mag-switch itong ating battery at saka yung inverter. Okay? So, paano ba yun? Kailangan natin ng no, delay. Ito ang ituturo ko sa inyo kung paano natin siya i-wiring. Okay? So, let's go! So guys, ito na yung ating ano, na pinaka wiring ng ating incubator, no? So mag-start tayo dito sa ating relay. Ang gamit nating relay ngayon is LY2NJ na relay with 10 amperes contact. Okay? So ano una natin gagawin? So una natin kukonek is itong pinaka source na plug ng ating incubator is kukonek muna natin sa relay. Okay, so puputulin natin to kasi kukonek natin sa relay. Kukonek natin yung line 1, line 2 sa number 5 and 6 ng ating relay. Doon sa tinatawag nating common. Yung bali yung dalawang SPDT na contact gagamitin natin. Puputulin muna natin. So itong isa sa 5, yung isa sa 6. Kahit magbaligtaran, okay lang yan. Dito yung 5, dito yung 6. Kung nakabili kayo nito, makikita nyo rin po may mga numbering sa dito, medyo malabo lang. Okay? Ayun, no? The next natin gagawin is yung connection naman ng relay papunta dito sa ating inverter. So, gagamit tayo ng plug. Okay? Yung dito yan. Saan naman natin to ilalagay? Lalagay natin to doon sa normally closed ng ating relay. Ito sa number 1. Ito naman sa number 2. Okay? Nasaan yon? Dito. Number 1, number 2. Yan, okay na, no? Ang next natin kukonect, yung namang ating plug na isasaksak sa main outlet. So, ito yon yung pinutol natin kanina. Saan natin ito ilalagay? Ilalagay natin to sa number 7 tsaka sa number 8. So, kahit magbaligtaran, okay lang. So, saan yung number 7 and 8? Dito po, sa baba. Magkatabi lang sila. So, yun. Ang next nating wiring is, maglalagay tayo ng jumper mula sa 7, sa terminal 7, papunta sa terminal 3 ng ating relay. Tapos, mula sa terminal 8, papunta naman sa terminal number 4 ng ating relay. So ito, yung gagamitin natin pang jumper. Itong dalawa, pagsasamahin natin.
Tapos, nalagay natin sa number 8. Yung bono, meron na tayo sa number 8. Tapos to sa number 4. Dito po yun. Ayan o, nakonect na. So next naman, yung jumper natin from terminal 7 to terminal 3. So after ng wiring natin, ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung paano siya nagwo-work. Okay? So yun o, pagsamahin lang natin. Double check, dapat walang nagdidikit. Then ito, sa number 3. Dito naman. Yan, okay na. So yun mga kamodi, no, na-wiring na natin itong ating isang relay. Pero hindi pa tayo tapos. Kailangan pa natin ng isang relay, no? Bali, bakit natin dadagdagan yung relay? Actually, kung meron tayong 14-pin na relay, pwedeng isang relay na lang. Pero dahil 8-pin lang itong mga relay natin, dalawing gagamitin natin. Okay? So para saan naman to? Ang purpose ng relay na to is para i-auto-switch itong ating ano, inverter. Itong inverter kasi na to, basta sinaksak mo siya sa battery, tapos in-on mo, kahit wala pang load, kahit hindi pa gumagana yung ating incubator, kumakain na siya ng kuryente kasi meron siyang exhaust fan, no? Imagine 10 days, kumari, hindi nagbabrownout for 10 days. 10 days na kumain to ng kuryente doon sa ating battery. Kaya I think no good yun. So upon testing, yun yung nalaman ko. Originally, isang relay lang talagang gagamitin natin, pero ito nga, magdadagdag tayo. So, ang gagawin natin, babaklasin nyo lang po itong ano, itong switch na to. Bali ito, naka-off lang. Dito sa dalawang pin na to, itong dalawang terminal, i-coconnect natin yan sa normally closed nito ng relay na to. Bali, mangyari, kapag walang power na galing sa outlet, papunta dito, automatically, naka-on na yung ating ano, ang inverter dahil sa normally closed. Ngayon, kapag naman may power galing sa outlet natin, mamatay naman siya. Ibig sabihin, wala siyang kakainin na kuryente or power dun sa ating battery. So, tipid siya, no? So, paano natin gagawin yon? Bali, dito sa ito nga, dalawang pin na to, kukonnect natin itong dalawang wire na to. Connect muna natin. Yung pinasok lang natin, no, para madali silang ihinang. So yan na. Nahinang na natin, no, yung ating itong dalawang wire dito, stigis na sila dyan sa terminal na yan. Ibabalik lang natin siya dito. Wala naman tinamaan. Okay. Yan, mas maganda siya, diba? Yung isang wire, connect natin siya sa number 1. Tapos yung isa, sa number 5. Ito naman sa kabila. Yun. Ayun. Bali, ito yung mag-on and off dito sa ating ano. Tapos, ang mag-trigger naman dito is yung ating ano, main output din. Bali, naka-parallel sa dito sa ano, sa 7 and 8. Dito na tayo magdudugtong. Nalagay tayo ng wire sa ating 7 and 8. Dito yan. Dito din, 7 and 8. Tapos, kasama natin dito sa 7 and 8 din. Dahil pares lang naman yun eh. Kasama natin dito, tsaka dito.
you know. Then next yung isa. Dito sa hamburger. Yan, okay na. So yan, natapos na natin siyang i-wiring. So it's time for us para testingin na natin siya. Okay? So paano natin siya i-testing? Itong inverter natin dapat naka-off siya. Kasi mag-auto on and off na siya dito sa ating relay na nilagay. So ito, saksak na natin siya dito. Okay, yung battery natin dito. So yun nga mga kamodi, sabi ko nga sa inyo, ipapaliwanag ko muna sa inyo bago natin siya i-testing. Okay. So, no, sa nakikita niyo po, meron tayong incubator dito sa taas. Meron tayong battery na papasok sa inverter. Huwag nyo nang pansinin itong common na ito. Papasok sa inverter yan para maging 220 yung 12 volts DC. Tapos, meron tayong wall outlet. So, didiscuss ko sa inyo paano yung switching ng ating relay. So, una, sasaksak muna natin yung ating main plug. Okay? Pagkasaksak ng main plug natin, yung dalawang relay natin magiging ma-energize siya dahil may papasok na 220 sa terminal 7 or and 8, same sa ating isa pang relay, which is yan ang ating coil. Yung relay kasi kapag na-energize yung coil, ang mangyayari niyan, yung mga contact niya magi-interchange. Example, tong common na to tsaka normally closed, magiging open yan. Itong normally open naman to magiging closed kasama yung common. Ganun yung nangyayari sa relay. Ganun po yung switching niya. No? Bali, matulad lang siya ng mga switch sa ilaw sa bahay. Ang pinagkaiba niya lang is ang nag-trigger sa kanya is electrical signals. Yung coil niya, yung 7 and 8. So, yun, no? Pag energize na to, itong normally close na to, magiging open na. Okay? So, wala nang papasok na kuryente galing sa ating 12 volts DC inverter. Tapos dito sa line 2 ganun din, mag-open na 'yan, no? So wala nang papasok na kuryente galing sa inverter, na galing sa battery. Ang papasok na kuryente papunta sa ating inverter is yung galing sa main outlet dito. Papasok 'yan sa number 3, 'di ba? Normally open, maging close na 'yan. Papasok dito sa 5, papasok na sa ating incubator. So ganun po. So pag nakasaksak, gagana, or pag may power, gagana yung ating incubator gamit yung 220 volts AC. Okay? Pag tinanggal mo naman yan, or pag nagkaroon ng brownout, ibig sabihin yan, wala na tayong 220 voltage na magti-trigger or mag-energize ng coil ng ating relay. Same din dito sa ating isa pang relay. So, ang mangyayari nun, mag-stay lang yung ating mga ano, yung normally close, magiging close yan kasama yung common, tapos to close din siya, no? Tapos itong dito open naman yung galing sa 220, wala nang papasok na kuryente dyan. Okay, so ang papasok na kuryente papunta sa ating 12 volt ay ito, papunta sa ating incubator is yung nanggagaling sa ating inverter. Okay, so pag ganon, ang mangyari nun is yung inverter natin mag-on na rin siya kasi nga makakonnected siya sa ano, connected siya sa normally close ng ating second relay. Ayan, magkoconnect na siya. Paninang naka-energize yung relay, open yan, no? Ibig sabihin nun, patay yung inverter kapag may power yung ating 220 volts AC. So, yun po. So, pag walang power, ang papasok na kuryente is yung galing sa 12 volts battery, pumunta sa inverter na magiging 220, pumunta naman sa ating 220 volts incubator. Okay? So, yun po, ano? Ganun lang po siya kasimple. Switching lang po siya. So, maliwanag po yun. Kung meron po kayong katanungan, i-comment down below niya lang po. Yan po, isasagutin mo po.
So, proceed na po tayo sa actual testing. Tingnan natin kung totoo po yung pinagsasabi ni MoDIY Homeboy TV dito. Baka naman nagluloko lang tayo. Hehe. So, let's do this. Thank you. So guys, te-testingin na natin siya, no? Paano siya, kung gumagana nga ba yung auto-switching natin. Okay? So, paano natin siya te-testingin? So, una, ang gagawin natin, saksak muna natin yung ating incubator. So, yan. Pansin nyo? Gumana na agad yung dalawang relay natin. Ibig sabihin yan, kinakat na niya yung ano, yung power ng ating inverter. Yung power ng inverter na papunta sa ating incubator. Kinat na yon. So, yun muna natin to. Okay, no? So, automatic natin. Ayan, gumagana yung ating incubator, no? Ibig sabihin yan, gumagana yung incubator natin sa pamamagitan ng wall outlet. Ito, sinaksak po natin. Okay? Siyempre, hindi pa nakalagay yung battery natin. Ngayon, saksak natin yung battery. So, negative dito. Ayan, no? Tapos, positive dito sa kabila. Ayan. Okay na. Tingnan nyo. Nakapatay yung ating inverter, ha? So, this is it. This is the moment. Tanggalin na natin yung saksak ng ating incubator. Patayin natin, no? Ayan. Tingnan nyo kung paano gagana yung mga relay natin. Yun, no? Gets nyo yun? Gumagana pa rin yung ating incubator. Wala nang saksak yan. Nag-automatic on na rin yung ating inverter. Ayun, diba? So, yan. Patay na yung dalawang relay natin na nagpipigil sa kanya para gumana. Okay? So, ibig sabihin, ngayon pa lang gagana yung ating battery. Okay? Kaya tayo naglagay ng relay. Yan. Ito, naka-on yan kasi time niya ngayon para mag-turn. Yan. So, yan po. Liwanag po yan, mga kamodi. Ha? Wala pong magic yan. Automatic switching battery backup with inverter. Ayos ba? Oh, testing ulit natin. Ayun, oh. Pagkasaksak natin, damatay yung inverter. Okay? Wala na siyang kinakain na baterya. Mas umaga na rin ang ating. Mas ba yun? Tanggalin ulit natin. Baka nakachamba lang tayo. Tanggalin ko ulit. Yun. Iwanag po yan, ha. Automatic na po. Ayos. So yun, mga kamodi, may natapos na naman tayong napakahalagang video sa araw na to. Dahil itong video na to na tinuro ko sa inyo is napaka napapanahon. Lalo na ngayong tag-ulan, puso na lang po ang brownout. Sana po ay may natutunan kayo at ang video na to ay maging kapakipanginabang sa inyong mga incubator. At yun nga, kung kayo ay may natutunan dito, baka naman pwedeng mag-subscribe ka naman sa aking YouTube channel. Pindutin mo lang po yung subscribe button dyan sa baba. At pati na rin yung notification bell para ikaw ay laging notified sa mga bago kong i-upload na video. So, bago natin tapusin, shoutout muna tayo. Okay? So, unang-una sa lahat, maraming salamat po kay Sir Franz Paner ng Mindoro na siyang umorder ng incubator na to. Tingnan na naman po, napakaganda po, di ba? Kung gusto niyo rin po magkaroon ng ganitong incubator, PM nyo lang po ako or mag-comment down below po kayo para kayo masagot ko po inyong mga inquiries. Okay? So, shoutout po sa iyo, sir. Maraming salamat po. Tapos, shoutout sa mga nagpapa-shoutout din po kina Sir Jeffrey Paduga from Manolo, Fortix, Bukidnon. Shoutout po sa iyo, sir. Si Skyline Fridion from Canada. Dinsky Vlog. Matago Vlog. Raja of Nueva Vizcaya, Bagabag. Shoutout po kay Joseph Tolosa from Novaliches, Quezon City. And lastly, shoutout po kay Janelle Kino, OFW from Qatar.
So yun po, no? Kung gusto niyo po magpa-shoutout po, isulat nyo lang po yan, comment nyo lang po yan sa baba. Makisabi na rin po kung taga-saan po kayo para makita natin kung hanggang saan ang naabot ni Modi Humble TV. So hanggang sa muli po natin magkikita. See you on my next vlog. Bye-bye!